depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Just a reminder, nanonood ka ng videos ko not because of your ex. You're watching my videos because of educational purposes. Unti-unti, kakapanood nyo ng mga videos ko, natututunan nyo na rin magbigay ng mga advice sa mga kaibigan at kakilala ninyo. At the same time, nabibigyan nyo na din ng karampatang advice sa mga sarili ninyo kung ano nga ba ang the best na bagay na dapat mong gawin. Tama? So, win-win situation naman ang panonood dito dahil you will learn psychologically. At the same time, you will learn new things. Kaya, let's get right into it. So, kung gulat kayo, ayun nga no, nagkakaroon din ng changes sa bawat bagay-bagay. So if you assume na ang no contact ay kahalintulad lang ng dati, well, medyo mali tayo ng konti doon. Ano ba ang history nito? Kailan ba ito nagsimula? Kailan ba ito effective? Well, madami tayong mapag-uusapan sa bagay na yan. Nagsimula ang no contact rule way back ayon sa mga nabasa kong article sa Google, nag-start ang no contact strategy way back 2008. Masyadong matagal na ang panahon na ginamit ito noon at sa kadahilan ng it's a little psychology at the same time, kahit sa dating, ginagamit din ito. So, the history itself giving us the idea na ang benefit na no contact strategy ay talaga namang malawak na. Sa mga bago pa lang dito at di pa naiintindihan na no contact rule, then you can watch my other videos about this para mas lalo kayong maliwanagan. Well, balik tayo sa topic. Kung ang cellphone nga nag-a-upgrade, ang mga psychological technique din ba? Yes, of course. Nagkakaroon ng changes dahil sa ginagamit nating technology. Pagdating sa pagkikipag-communicate sa ibang tao, the reason is ang gamit natin noon ay yung mga keypad phones na wala namang wifi kumpara sa gamit natin na madalas messenger at may active status pa tayong nakikita. Dati-rate kailangan pa nating pumunta ng PC para lang makapag-Facebook, but today, no. It's a different era na tayo. Nakikipag-communicate na tayo ngayon ng less mysterious dahil sa active status. Kapag nakikita mong active ang FB ng isang taong kausap mo, you know it for a fact na 97% mababasa niya ang message na sinend mo at nawawala na siya ng mystery. Well, masyado mahabang usapin ito, hindi ko mailalahad ang kabuuan ng pinagkaiba ng dalawa dahil ang 2020 version na no contact rule ay malayong malayo sa no contact rule noong 2013-16. Dahil ang communication natin noon ay ibang-iba compare ngayon. At dahil hindi ko naman mapagkakasya ang lahat dito, gagawa na lamang tayo ng mga susunod na part ng lesson about here. But let's dig muna sa mga iilang pinagkaiba na no contact versus no contact 2020 version. Number 1 is the mystery. Gaya nga ng sinabi ko noong una, noong panahon ng keypad o yung mga cellphone na pamato sa teching, mas mataas ang psychological mystery ng communication at the time. Then why? It's because walang active status na nakalagay. Unlike today, 97% na kapag sinend mo ang message mo, siguradong sigurado na mababasa niya ito. At 99% naman na kapag nabasa niya ang chat mo, 99% of the time, may kakayahan siya mag-reply kahit maka-ignore message ka pa. Noong panahon kasi ng CP, we're not sure kung nabasa ba niya o hindi dahil may mga times na sira ang net at ayaw kumonek o masend ng messages. At the same time, kapag nasend na natin ang message, dati we assume na probably wala siyang load kaya hindi siya nakapag-text sa atin at hindi rin natin alam kung anong oras niya binuksan ang CP niya at di rin natin alam kung nasa kanya ba ang CP niya o wala, baka naman sira na o hindi na masyadong ginagamit. The reason is, dati wala namang active status na makikita sa phone niya kung active ba siya o hindi. Kaya ang mystery o mga questions natin ay mas madami kapag ang ex natin ay hindi nagre-reply sa atin. Unlike ngayon, madaling malaman na sinasadya ng ex mo na hindi mag-reply sa kadahilan ng nakikita mo naman na active siya. Pwera na lang kung naka-block ka sa messenger at sa FB. Pero sa madaling sabi, pagdating sa silent war, alam mo sa sarili mo kung sinasadya ba niyang huwag mag-reply o hindi.
unlike noong panahon ng keypads, we assume lot of things kung bakit hindi nagte-text ang ex natin. But today, there is only one way na maiintindihan mo ba't hindi siya nagre-reply. It's because of ignoring you. Dahil sa active status na yan, at kahit i-turn off pa niya ang active status niya, alam mo pa rin sa sarili mo na mababasa at mababasa pa rin niya ang message na yan. Sa dami ko sinabi, ang punto ko lang ay less mystery na tayo ngayon dahil sa FB at social media account. Gets na agad ng ex natin na we ignore them completely. Dati okay lang kahit we ignore them, wala naman silang access para malaman kung ano ang reason bakit natin sila ini-ignore. Pero ngayon, it's very obvious na technique na kapag nag-no contact, gets na niya agad na nagdadamdam ka o nagdadabog ka dahil alam naman ng ex mo na kahit itago mo pa ay madali lamang buksan at data o wifi mo. At magsisidati nga na mga message sa messenger, kaya mas powerful ang text kaysa sa chat. Kung nasanay kayo na mag-usap sa chat, okay lang yun, pero mas maganda pa rin talaga kung nag-uusap kayo sa text dahil mas malaki ang advantage nito para makapag-create ka ng mystery. Number 2, the solution. Ano ang solution? Sa ganitong bagay, paano natin maikikip ang mystery natin during no contact kung nakikita naman niya ang active status natin? Radio silence is one of the best answers. You can actually deactivate your Facebook within 15, 20, 25, or 30 days. Depende sa'yo. Next solution naman is to face the mystery. What does it mean? Pwede mong buksan ang active status mo kasabay ng ex mo once na online siya. Sabayan mo siya at mag-online ka din para makita niya na malakas ka at may strength ka to perform no contact directly. Kasi kahit naman mag-deactivate ka, alam din naman ng ex mo na mag-online ka pa rin no matter what. Kaya mas maigi kapag nakipag face-to-face ka na lamang sa kanya through messenger para makita niya na you are not that willing to give up sa hindi pag-reach out sa kanya. Pwede ka rin mag-off ng status, but for me, it's not the best para sa no contact. Dahil predictan din naman na bubuksan mo pa rin ang messenger mo kahit hindi ka pa online. Ngayon, alam ng ex mo na later lang or tomorrow mag-online ka din, kaya hindi mo din maitatago ang mystery mo. Number 3, the introduction. Ito ang pinakamalaking kaibahan ng no contact noon at ngayon. Noong panahon pa lamang ng mga keypad, maaaring tayong mag-no contact ng basta-basta, but today it requires introduction. Gaya ng ano at ano bang klaseng introduction ang tinutukoy ko, ito yung tinatawag nating closer message. So how this one operating? Bago ka gumamit ng no contact rule para mas maging makatotohanan siya at mas maging effective siya, sendan mo siya ng short but meaningful message. Please, no drama, okay? No drama. Ilagay nyo lang ang secret formula ng message. It should be honest, vulnerable, and strong. Dapat sa short message na yan, mailagay mo ang tatlong elements ng pagiging honest, vulnerable, at strength ay ma-display sa message. We want to neutralize our ex. That is why we are going to use these formulas. I will give you an example like, sorry, I've been emotional the last few days. Marami lang akong pinagdadaanan after ng breakup at medyo nabigatan lang. Wish you well. Sa ganitong message, short siya pero may honesty, vulnerability, at strength. Dahil sa message na wish you well, and for that reason, it will neutralize your ex's emotion. Then, why? Because the message is short and direct. And after na sinend mo yan, then you can do no contact na. That is a good way of introducing what you are about to do. At the same time, yan ang best closer na magagawa mo. Then, no contact. Well, sayang, actually marami pa akong gustong ituro pero mukhang kukulangin tayo sa oras. So the best thing to do as of now is just try to analyze these three things and next time, you know, I'm going to explain it. Well, if you need further information about this, pabok kayo sa akin at paset ng appointment. Just give us a message sa Philippine Dating Coach Page and we will give you an advice. Search nyo lang sa Facebook. Yo, thanks for watching.